What's up mga ka-tracker, welcome back to my vlog. Tracker Moto is back. Yan, nandito ako ngayon sa nire-ready kong unit. Bali, palabasin na rin to. Tingnan ko lang yung ilalim ng chassis, saka yung makina. Yan, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe, pindutin na yung subscribe button sa baba at notification bell para updated ka sa lalabas kong bagong video. Okay, ito pala ang Isuzu Forward flatbed. Bali mga katracker, itong forward na to ay makitid, wala siyang backbed. Ipakita ko lang sa inyo kung ano mga nakita kong problema dito para may idea kayo sa mga kukuha ng mga Japan surplus truck. Yan. So, tingnan natin dun sa likod. Ikutin muna natin yung truck. Bale, nalinisan na tong loob na to. Ito na yung loob niya. Yan. Ipakita ko lang sa inyo para makita nyo ang loob ng Isuzu Forward Giga na makitid. Ito yung dashboard niya. Yan. Tapos naka-apple steering na rin yung mga upuan. Yan, wala siyang backbed sa likod. Tapos itong ceiling, yan. Malinis na at meron na ring floor matting. So itong forward nito ay flatbed siya. Yung body niya is localized. So merong 6-speed transmission. Ito yung shifter niya. Yan. Tapos ito walang lock lang dito. Sira yung lock sa salamin. So ito na yung body niya mga tracker, flatbed, localized, gawa dito sa amin. Bale, meron siyang mga poste sa gilid. Yan. Ang haba pala nito ay 20. 20 ang haba ng body. Bali, ang nakita ko dito na may problema ay pintura lang. May mga hindi nabughan sa mga sulok. Kaya ipapaulit ko. Yan. Pintura. Tapos yung gear oil ng transmission kailangan palitan dahil pangit na. Yan. Ito yung transmission niya. Meron siyang dalawang fuel tank. Yan. So maganda to kasi dalawa yung fuel tank niya. Talagang madami yung maikakargang krudo. Tapos sa suspension system naman ito, naka lip spring suspension. Then dinagdagan nila ng molye. Yan, kung makikita nyo yung molye, may dagdag na. Bilangin natin kung ilan yung dinagdag nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung dinagdag na lip spring sa likod, kabilaan. Pero yung gulong niya ay stock lang, ganun pa rin. Surplus, 225 ATR, 17.5 yung sukat ng gulong. Tubeless at naka 6 stud. Yan, 6 stud na tubeless. Bale, meron din mga talian dito. Yan. Pakita ko yung likod. So itong
Ito yung likod ng flatbed. So ordinary tail light. Tapos naka checkered plate. At nakalubog yung lagay ng plaka pati yung plate light. Yan. So may bumper siya. Rear bumper, stepboard, tapos towing hook. Yan. Then reverse light. Yan, simple lang yung likod niya. Yan. Meron din siyang toolbox, medyo malaki yung toolbox pero nakita ko dito tumatama dito sa poste sa base ng center post. So yan, pakita ko sa inyo. Hindi siya mabukas na bukas na bukas talaga. Yan, tumatama. Yan yung nakita kong problema. Yung gear oil, maayos naman dito sa differential. Saka nasa gilid yung tailpipe niya sa tambotso. Yan. Malapit sa may battery. Ang battery niya palang ginamit ay naka 2SM battery. Motolite yan, mga katracker. Yan yung body niya. Okay mga katracker, ipakita ko sa inyo yung gear oil ng transmission. Kung bakit papalitan natin dahil ito yung itsura niya na. So maluwag lang to dahil papapalitan ko nga. Pangit na ng gear oil. Yan. So parang condensed milk na siya. Kailangan ng palitan yan. Papalitan na natin yan. Tapos isa pang nakita ko dito, mga katracker ay yung engine support niya dito sa kaliwang bahagi ay basag na. Yan. Papapalitan natin to dahil ito ay sira na. Yan. Yan yung isa ko pang nakita dito. Pero the rest, wala na rin problema. Saka yung mga kalakalawang na hindi nabugahan ng maayos, hindi siya nabugahan ng pintura, kaya papaulit natin. Nandito tayo sa makina. Ang makina pala nito ay 6HH1, mga katracker. Yan. Na naka inline pump. Yan. Tininan ko tong makina na to sa visual inspection ko. Okay naman, wala namang tagas. Tapos itong pan belt, bago yung pan belt. Nagawa na ng mekaniko. Tapos itong clutch pan, nagawa na rin, nadagdagan na ng silicone oil. Pati yung oil pan dun sa baba, yung oil pan niya ginawa siguro may tagas. Yan, kaya makikita natin meron ng silicone gasket. Yan, nandun. So bagong gawa yan. Wala namang mga tagas at kumpleto naman yung mga parts.
Yan. Tapos yung langis nasa tamang sukat at maganda pa. HH1 mga katracker ang makina nito. Bali forward to, yan, forward. 6 cylinder. Sa under mga katracker, hindi ko pa napapa-under to, mamaya siguro para makita natin kung maganda yung tunog. Walang blue by. Yan. Walang knocking sound. Saka hindi palyado. Yan, mamaya na lang. Yung makina nito ay okay na. Maayos naman. Tapos yung engine support na palitan. Then yung langis sa transmission na-change oil na. Pati yung mga kalawang sa under chassis na pinturahan na. So okay na ito mga katracker. At nandyan na yung kukuha ng truck na to. Kaya ito, nandito pala ako sa labas kasi nilipat lang namin. So ipasok ko muna to, nandito ako sa may labas ng planta.